Welcome back to my YouTube channel, mga bro. Gagawin natin ngayon ay isang sharp na 14 inches lang to. Tumadarang na lang mayroon magpagawa ngayon ng maliit na TV. Bali, simple lang naman yung sira niya. Nagkakaroon ng kudradong kulay black sa display pagka mayroon na siyang signal sa antena. Yung trouble na yun, napakadali lang niyang ayusin. Kaso ang problema dito, kaya siya naging mahirap, kasi yung OSD niya hindi lumalabas sa screen. Ibig sabihin, walang OSD. Meron siyang display, may raster, walang OSD. Kung tatanggalin natin yung sinasabi ko dito, i-off lang naman natin yung sa remote. Kaso wala siyang OSD, so wala tayong idea kung paano natin siya ma-off. So ang una kong ginawa, pinalabas ko muna yung kanyang OSD. Bali, meron na siya ngayon. Ayan, nakikita niyo. Ang una, wala yan Copy na, lagyan natin ng antena. Inaan lang natin para mawala yung volume. Tapos tutok natin para hindi tayo makapiright. Ayan, tingnan nyo. Diba? Tanggalin ko yung antena. Ayan. Meron siyang raster. Pagka nilagay ko yung antena, ayan, meron siyang display, tapos makawala. May tatakip na kulay black sa gitna niya. Ayan. So, yan ang, ayan, nakita nyo. Yun ang pinaka naging sira niya, kaya hindi mapanooran ng may-ari. So, kaya, papakita ko kung paano ko inayos yung OSD. Bali, meron lang siyang parang nag-umido na printed, tapos dinamper ko lang. Pero yung power supply nito, ni-repair ko na noon. Bali, kinonvert ko lang siya ng ibang power supply. Kasi mahal yung regulator ng ganitong klaseng TV. Tapos, maaaring peke pa yung mabili mo. So, hindi tatagal. So, kinonvert ko na lang. At least ngayon, kung di ako nagkakamali, nasa 4 or 5 years na siya ngayon. Okay pa rin siya. Ayun yung power supply na inilagay ko. Diba? Ang pangit niya tingnan kasi. Pero pagdating sa patibayan, mas maganda. Matibay yan. Power supply ng Gold Star. So, papakita ko muna yung OSD na bait wala siyang OSD. Bunutin ko muna, mga bro. So, ito na yung board niya, mga bro. Bali, yung nakita ko na nasira niya, nung wala siyang OSD, itong yung pin number 2, walang supply kasi connected dyan dito sa center diode. Yung center diode 0 volt. Tapos tinuntun ko siya. Pagdating doon, may putol siya. Yan, kinaskas ko na lang. Kaya nakita ko yung putol na parts. Tapos, ayan, dinamper ko. So, ngayon, meron na siyang OSD. Ayan, tingnan nyo. Pagka so kapag tinanggal ko tong wire na to, yung OSD mawawala. Ayan, tingnan nyo. Ayan, meron siya video. Ayan. Balik natin sa TV. Tapos tanggalin natin yung tanggalin ko sa pagkahinang. Ayan, nakatanggal na siya. Bali, pagka binidyo ko siya ngayon, ayan, walang OSD nakikita, di ba? Dapat may lalabas na naka-indicate na video. So, ngayon, wala. Yun lang ang nagisira niya. Tapos, nung tin-raise ko, ito lang talaga yung putol na linya. So, ngayon, meron na siyang OSD. Pwede na natin tanggalin yung trouble na pinakita ko kanina. So, tanggalin na natin yung gamit tayo ng remote. Yung remote niya, replacement lang to na remote. Hindi to original. So, wala itong menu. Gagamit na lang tayo ng universal. Tapos, set natin dun sa meron siya. Mapapalabas natin yung menu.
So, ibalik na natin sa pwesto niya. So, ayan mga bro, bali ngayon meron siyang OSD. Yung mahirap na trouble na tumatakip sa screen na kulay black na square, eh, kaya na natin tanggalin na yun. Dahil meron na tayong OSD. Mapapasok na natin yung kanyang menu para i-off yun. Kung ano man yung lumalabas na yun. Bali, sundun nyo lang yung video na gagawin ko. Testingin muna natin. Ayan, naka-channel 7 tayo. Tapos, lagyan natin ng signal. Lagyan natin antena. Ayan, di ba? Merong tumakip na box. Ay, pero kita mo naman dito yung display, oh. Sa gilid. Tapos, pag tinanggal natin yung antena, ito, tanggalin ko antena. Ayan, di ba? So, ang gagawin natin yan, mga bro, pasukin na lang natin yung menu. Gamit yung ating universal remote. Kasi wala na tayong original na remote. Para mapalabas yung ating menu. So, ayan. Tapos, yun munang, ano natin, lingwahe, yan, idioma. I-adjust muna natin sa English. Ayan. So, na-English na natin. Pasok naman tayo dito sa closed caption. Pasukin natin ulit yung menu. Ito yung menu, di ba? Ayan, at tumatakip. So, i-off lang natin itong closed caption na to. Ayan, naka-text siya. Dapat yan naka-off. So, silak natin sa off. Ginamit yung ating yung volume para mag-off siya. So, exit na natin. Ayan. Ayan na, di ba? So, kanina, mga seconds lang, lalabas na yung square na tumatakip sa display ng TV. Ganun lang kasimple yung trouble na yun, mga bro. Bali, humirap lang talaga siya dahil wala tayong ano kanina, on-screen display. Hindi natin alam kung paano natin i-off yung closed caption na yun. Bali, yung mga sharp na friendly, madalas ding mangyari yung ganun. Sa primo, hindi ako sigurado. Yun lang mga bro, bali, sana may natutunan kayo kahit konti sa aking tutorials ngayong araw. Maraming salamat sa inyong lahat.